Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based. Kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon, isang topic na naman ang i-share ko sa inyo guys para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. So, sasagutin ko yung mga tanong ng ating kababayan. Ito yung topic na i-share ko sa inyo for today's video para magkaroon kayo ng more knowledge at magka-idea kayo kung ano yung mga dapat gawin pag maka-encounter kayo ng mga problema sa inyong pagtatrabaho bilang isang kasambahay dito sa bansang Middle East, especially dito sa Saudi Arabia. So ngayon, sasagutin ko yung comment ni Army. Shout out sa iyo, kabayan. Paano po pag nauna ang pidus sa uwa, ano po sunod? So ang makakasagot nito, kabayan, is yung agency mo. Yung agency kasi, sila yung magsasabi sa iyo kung ano yung susunod mong gawin. Kasi sila yung nakakaalam, sila yung nagpa-process sa mga papeles mo. So dapat makipag-communicate ka or i-follow up mo sa agency mo or itanong mo sa agency mo, sa staff ng agency, yung agent na nag-handle sa'yo or staff na nag-handle sa'yo sa mga papeles mo, kung ano na yung next mong gagawin. So, iba-iba ang experience sa bawat aplikante. May mga aplikante na inuuna nila yung medical, may aplikante din na inuuna nila yung PIDOS or TESDA tsaka OWA. Depende kasi yon sa sasabihin ng agency. Kasi yung staff ng agency na hahawak sa mga papeles mo, siya yung magsasabi kung ano yung next mo na gagawin. Kasi yung iba kasi na agency, iniisip kasi nila kapag inuna nila yung medical, may expiration kasi yung medical. Kaya yung iba, pinapahuli nila yung medical. O sample, iba yung inuuna nila, iba yung ipapagawa nila sa isang aplikante. So yung iba, na mga first time aplikante, inuuna talaga nila yung passport, then medical. So kasi hindi pwedeng mag-medical kung walang passport. Kailangan ng photocopy ng passport ng aplikante kung mag-medical siya. Dapat magtanong ka sa staff ng agency. Huwag kang mahiya. Kapag mga ibang bansa ka or isa kang aplikante, mga ibang bansa ka, kailangan kapalan mo na yung mukha mo. Magtanong ka sa staff ng agency kung ano yung next mong gagawin. Sila yung magsasabi sa iyo, kabayan. Kasi iba-iba yung experience natin. Ang experience ko rin nung una, naka-experience din ako na nauna din yung PIDOS. At nahuli yung medical ko. Kumbaga, nauna lang talaga yung PIDOS ko. Online kasi yon. At saka pa yung medical. So, ganun yung mga experience natin. Hindi tayo pare-pareho ng experience. Kasi bawat agency, iba-iba yung rules nila. Iba-iba yung pagpa-process nila ng papeles. Pero, makakaalis din tayo kapag okay na ang lahat ng mga papeles natin, na-comply na natin lahat at wala tayong naging problema. So, makakaalis din tayo, kabayan. So, sa comment mo, nauna yung PIDOS mo sa OWA, ano po ang sunod? So, ang makakasagot nito, kabayan, is yung staff ng agency. Kung sino yung humawak sa mga papeles mo or nag-handle sa mga papeles mo or nagpa-process sa mga papeles mo, siya lang yung makakasagot sa tanong mo. Kasi siya yung nakakaalam kung ano yung next mo na gagawin. For example, ang susunod mo na gagawin is mag-medical ka. Ang staff lang ng agency ang makapagsabi niyan sa iyo, kabayan. Kaya dapat makipag-communicate ka sa staff ng agency. Kung ano yung agency mo at kung sino yung staff na nag-handle sa mga papeles mo or nagpa-process sa mga papeles mo, siya lang yung makakasagot sa tanong mo. Kasi hindi tayo pare-pareho ng experience. Pero lahat tayo na nag-a-apply, kung wala lang tayong mga problema sa medical at sa mga papeles natin at yung agency natin, wala rin problema sa license nila, hindi sila suspended, makakaalis tayo papuntang ibang bansa. So, yun lang yung explanation ko sa tanong mo, kabayan.
Sana na-satisfied ka at nakatulong ako sa iyo. So next naman, proceed ako kay Imelinda. Ano po agency mo papunta ng Bahrain? So ang agency ko nung pumunta ako sa Bahrain, nung nagtrabaho ako sa Bahrain is Max Agency. So malapit lang siya sa LRT Station Cabayan sa may Pedro Hill. Tanong ka na lang kung gusto mong mag-apply. Old building siya. Basta saunahan lang siya ng McDo na Hill Brands. So yun yung agency ko nung pumunta ako sa Bahrain. Max Agency. So mahirap po talaga pag may alaga na bata, yung follow-up na comment mo. So pinakamahirap talaga ang mag-alaga ng mga bata, kabayan, lalo na pag dito ka sa Middle East. Nung nasa Bahrain ako, problema ko talaga ang alaga ko na panganay. Yung alaga ko na pangalawa, makakontrol ko pa siya kasi maliit pa siya. Pero yung panganay talaga, hindi ko na kayang kontrolin yung ugali niya. At hindi naman kasi minuminuto nakikita siya ng mama niya. Kasi sinasaway din naman yung alaga ko na medyo malaki na, 8 years old na yun. Kaya lang, matigas talaga ang ulo nila. Lagi kasi silang sinisigawan. So, matigas yung ulo, hindi ko naman pwedeng saktan yon kasi bawal naman talaga tayong manakit. So, nagtiis na lang ako at sinasabi ko na lang dun sa amo ko yung ginagawa ng alaga ko sa akin. Minsan, hindi talaga siya nakikinig pag pinagsasabihan din. Ginawa ko na lang, nag-break contract na lang ako at bumalik ako sa agency. Pinakamahirap talaga na trabaho, kabayan, ang pag-aalaga ng bata, lalong-lalo na pag dito sa Middle East. Matigas kasi ang mga ulo ng mga bata dito. So kung sa atin, makukulit ang mga bata 10 times na makulit dito sa ibang bansa ang mga bata. So yun lang yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. So thank you sa comment mo at sa suporta. So next naman, proceed ako kay Angel. Shout out sa iyo, kabayan. Pwede na kaya kuhanin yung savings ko sa... Ang sinabi mo dito, BPN. Gusto ko na kasi gamitin kaso ayaw ng PGH. Sa last payment pa daw gagamitin. So kung ano yung sinabi ng PGH, kabayan, yun ang masusunod. Kasi sila naman talaga yung nakakaalam. Sa akin kasi, natapos ko nang bayaran yung aking utang sa kanila. So, pwede ko nang makuha yung aking pera sa bangko na binigay sa kanila or pondo ko sa kanila yung less maintaining balance na 2.5. Kasi tapos na yung utang ko sa kanila at hindi na ako mag-loan sa kanila ulit. So, pwede ko nang kuhanin yon. So, kung ano yung advice sa'yo ng staff ng PGH, sila talaga ang masusunod, kabayan. Kung sinabi nila na sa last payment mo pa makukuha yung pera mo, yung savings mo, sa last payment mo pa talaga siya makukuha. Kasi sila talaga yung mas nakakaalam, kabayan. Kasi tayo, naglo-loan lang tayo sa kanila, nangungutang lang tayo sa kanila. Sila naman talaga yung mas nakakaalam kung ano yung mga proseso nila, kung kailan dapat makuha yung savings. Sila yung mas nakakaalam, kabayan. Kaya hintayin na lang natin na mabayaran natin yung last payment at para makuha na rin natin yung ating savings. So, yun lang yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. At proceed naman ako kay Franti de la Cruz. Shout out sa iyo, kabayan. Ilang days po bago ma-release sa PGH? So, ilang days ang loan mo bago ma-release sa PGH? So, based on my experience, kabayan, nag-loan ako sa PGH, nag-process ako ng loan sa PGH. Kung hindi ako nagkakamali, October yun bago ako mag-flight. So October, maraming holiday kasi kami yung November. So November 1, holiday na yun. So marami silang holiday kaya hindi nila naaasikaso ang mga papeles ko. So nakaalis na lang ako bago pa nag-release yung aking loan or bago na-approve yung aking loan. Nandito na ako sa ibang bansa. So, ang kumuha ng loan ko sa PGH is yung kumaker ko na lang.
October, nag-process ako sa kanila. December, na-approve at na-release yung loan ko sa PGH. So, hindi siya days kabayan. Umabot din siya ng months. Depende kasi yun kung maraming holidays. Kapag marami kasing holidays kabayan or holiday, hindi kasi pumapasok ang staff ng PGH or kumbaga wala silang pasok pag holiday. Kaya napipinding yung ating mga papers doon sa loob ng pisina ng PGH. Kaya hindi siya pwedeng days lang kabayan. Aabotin siya ng weeks or months. Yun yung experience ko sa aking pagloloan sa PGH. Kasi marami kasi mga OFW kabayan na nagloloan sa PGH. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Abot siguro ng mga, siguro sa isang araw kabayan, abot siguro ng mga 20 katao. Or 20 ka mga OFW na nagpa-process ng loan sa PGH. At saka hindi lang naman kasi isa yung mga branch ng PGH, marami. Kaya yung pagre-release din nila ng loan natin is by schedule din. So kumbaga, hindi siya pwedeng ma-release ng days lang. About siya ng weeks or months. Yun yung experience ko sa pagloloan ko sa PGH. Abot talaga siya ng months. Kasi October ako nag-process na i-release yung loan ko December. So, yun yung experience ko, kabayan. Sana nakatulong at na-satisfied ka sa sagot ko sa tanong mo. Next naman, proceed ako kay Jennifer. Shoutout sa'yo, kabayan. Paano po pag umuwi ng Pinas, break contract, tapos may utang po ako sa PGH lending? So, kung nag-break contract ka at may utang ka pa sa PGH kabayan, kailangan gumawa ka ng paraan or maghanap ka ng ibang trabaho. Kasi kung may utang ka sa PGH, kailangan mo siyang bayaran kabayan kasi lulubo yung utang mo. Kasi yung PGH, kapag na-delayed ka magbayad or hindi ka nakakapagbayad ng on time, magpipenalty kasi yung bangko kabayan. Ang nakalagay doon sa payment instruction, 2,200 kapag tumalbog yung cheque. So kapag hindi mo siya nabayaran on time, kasi monthly tayo dapat magbabayad sa kanila, kapag hindi mo nabayaran yon monthly, may penalty yung bangko na 2,200. At saka mag-charge din ng service charge or service fee yung PGH. Yun yung nakasulat sa payment instruction nila. Kaya kailangan on time talaga tayo magbayad. Unahin talaga nating bayaran yung PGH kasi lulubo yung utang natin kung hindi natin mabayaran ng on time yung utang natin sa PGH. So sabi mo dito, nag-follow up question ka, di ko po kayang bayaran kasi malaki na po at wala po akong work sa ngayon. So kabayan, kung umutang ka sa PGH, need mo siya talaga na bayaran kasi pumirma ka doon, nag-agree ka sa kanila sa kanilang terms and condition, nag-agree ka na babayaran mo yung utang mo sa kanila kung ilang months mo babayaran yun kasi may ano kasi tayo option kung 6 months or 1 year. So kung ano yung sinabi mo doon sa kanila, kung halimbawa babayaran mo sila na 6 months, kailangan mo talagang gumawa ng paraan kabayan para mabayaran mo yung utang mo sa kanila. So sabi mo dito, malaki na po at wala po akong work sa ngayon. So kailangan kabayan maghanap ka ng trabaho at bayaran mo pa unti-unti yung PGH kasi lulubo yung utang mo at posible na yung PGH ay mag-file ng kaso sa'yo kasi naka-perma ka dun sa kanila kabayan. Kaya yun ang kailangan mong gawa ng paraan at isipin mo talaga kung paano mo sila mabayaran kabayan. Maghanap ka ng trabaho at makiusap ka dun sa staff ng PGH na bayaran mo sila paunti-unti kasi sabihin mo na nag-break contract ka tapos hindi ka kaagad nakapagtrabaho dito. Yun lang yung advice at suggestion ko sa'yo kabayan. Sana nakatulong ako at maraming salamat sa comment nyo. So, proceed naman ako sa comment ni Rusty. Shoutout sa iyo kabayan. Andito na po ako sa Pilipinas.
ma'am. So, don't call me ma'am, just call me Jackie. Dahil pare-pareho lang tayo kabayan. Isa lang din akong kadama. Pareho lang tayo ng tawag dito, nangangamuhan, kumbaga. So, hindi po ako ma'am. Tawagin mo na lang akong Jackie. So, ito yung comment po. Andito na po ako sa Pilipinas, ma'am, at hindi binigay sa akin ang sahod ko po. So, ito yung experience ko, kabayan. Nung hindi binigay ng employer ko yung sahod ko at bumalik ako ng agency at nag-trial ako ng maraming beses, at doon sa mga pinag-trialan ko, may mga employer na hindi rin ako binigyan ng sahod. For example, nakapag-trial ako ng 1 week sa isang employer na yan. Nag-trial lang ako niyan. So, kailangan magbigayan sila ng sahod kung mag-refuse to work ako. Kung halimbawa, sasabihin ko sa kanila na babalik ako sa agency. So, kailangan nilang bayaran kung ilang days akong nagtrabaho sa kanila. So, hindi binigay yung sahod ko. Kaya ang ginawa ko, nag-complain ako sa Philippine Embassy. Nung last na pinagtrayalan ko, nagpaalam ako na, madam, hindi ko po gusto yung trabaho ko dito sa bahay niyo. At nagsabi ako sa kanya na kung pwede, ihatid mo ako sa Philippine Embassy. Kasi ayoko nang bumalik dun sa agency. Sa Philippine Embassy, muna lang ako ihatid kung pwede. So, nakiusap ako at pumayag naman yung pinagtrayalan ko, yung employer na pinagtrayalan ko. So, hinatid niya ako sa Philippine Embassy at nag-complain ako doon. Gumawa ako ng salaysay na may mga sahod ako na hindi naibigay sa akin ng employer na pinagtrayalan ko. At hindi rin naman inabunuhan ng agency, hindi rin binigay ng agency. Kasi ilang beses na akong nagsabi na kailangan ko na yung pera, deadma lang din sila sa akin. So, ang ginawa ko, nag-complain ako sa Philippine Embassy, gumawa ako ng salaysay. So, ang ginawa ngayon ng agency, nagbayad sila. Kasi yung Polo Owa or Philippine Embassy, hinold ang mga kontrata ng agency. Dahil may complain ako, after a month, tumabas yung resulta sa loob ng isang buwan na pag-aantay ko. So, while nag-aantay ako, nagtiinti ako at nag-extra job ako sa labas. So, habang pinaprocess yung papeles ko, nagtrabaho muna ako. So, hinold ang mga kontrata ng agency. Dahil may complain ako na yung sahod ko, hindi nila binigay. At yung mga dokumento ko, passport ko, yung ikama ko, at yung maliit na notebook na nakasulat doon kung kailan ako nagbaksin, yung nagbaksin ako sa Bahrain, nasa amo ko, hindi binigay ng amo ko. So, sinama ko rin yun sa complaint, sinama ko yun sa salaysay. Kasi tinanong ako kung ano yung dahilan, bakit ako nag-complain. So, sinulat ko doon, gumawa ako ng salaysay. At pagkatapos ng isang buwan, lumabas yung resulta na hinold niya nila yung mga kontrata ng agency. So, ang ginawa ng agency, binayaran ako sa aking sahod na hindi naibigay ng amo na pinagtrayalan ko at sa una kong amo. So, binigay nila lahat. At sila na rin bumili ng plane ticket ko pa uwi ng Pilipinas. So, yun ang kailangan nyong gawin kapag may sahod kayo sa amo nyo at pinauwi kayo ng Pilipinas. Ang gagawin nyo, dahil wala na kayong chance pumunta ng Philippine Embassy, pumunta kayo sa OWA or DMW. I-complain nyo yung agency nyo at yung agency, ipapatawag yan ng DMW or OWA ang agency mo sa Pilipinas. For example, pinauwi ka, hindi pa tapos yung kontrata mo,
example, naka 1 year ka lang sa amo mo, tapos pinauwi ka, at hindi binigay yung sahod mo. So, ang gagawin mo, pumunta ka sa OWA, mag-complain ka doon sa OWA, at ipapatawag nila yung agency mo, magharap kayo ng agency mo doon kung ano ang nangyari, mag-uusap kayo doon kung magkano yung sahod mo na hindi na ibigay, sila yung magbabayad kasi sila na yung maniningil dito sa ibang bansa, sa counterpart nila na agency. So, yun ang kailangan yung gawin sa mga kababayan ko na umuwi ng Pilipinas at may sahod pa na kukunin sa mga employer nila. Pumunta kayo ng OWA or DMW. Yun ang kailangan yung gawin. Kasi karamihan sa ating mga kababayan na OFW land-based, natatakot kasi sila at hindi nila alam kung ano yung dapat nilang gawin. So, ganito kabayan, pumunta ka ng OWA or DMW at mag-complain ka doon. Sabihin mo yung totoo kung ilang buwan ka na hindi sinahuran, kung magkano yung pera, halaga ng pera na kailangan mong kunin sa employer mo. Basta yung totoo lang ang sasabihin mo at panindigan mo yun. So, kung sabihin ng OWA na gumawa ka ng salaysay, gawa ka ng salaysay. Halimbawa, isang buwan ang sahod na hindi binigay, so, yun lang din yung isusulat mo doon sa salaysay mo. Isang buwan lang din na sahod ang kailangan mong kunin sa employer mo. So, ipapatawag nila yung agency at yung agency ang magbabayad sa'yo. So, yun lang ang kailangan yung gawin kapag hindi na ibigay ng employer nyo, yung sahod nyo at pinauwi na kayo ng Pilipinas para makuha nyo yung pinaghirapan nyo, yung puyat, pagod, gutom at sakripisyo nyo na ginawa nyo dito sa ibang bansa at hindi kayo binayaran, mag-complain kayo sa OWA at sa DMW. So, yun yung experience ko kabayan kasi sa akin, nakuha ko ang aking sahod na hindi binigay. So ako kasi, nagkaroon ako ng chance na pumunta ng Philippine Embassy. So doon sa Philippine Embassy, nag-complain ako. At ang ginawa naman ng Polo OWA or Philippine Embassy, hinold nila yung kontrata ng mga agency kasi yung mga agency magpapabiripayan ng kontrata doon sa Philippine Embassy. So, hinold nila. So, hindi ngayon makaalis yung mga aplikante na nasa Pilipinas kasi yung mga kontrata nakahold sa Polo OWA, sa Philippine Embassy. So, kailangan magbayad talaga yung agency kasi sila yung malulugi. Marami silang aplikante na hindi makaalis kasi yung mga kontrata nakahold sa Polo OWA. So, ganun kabayan ang gagawin nyo. Kung wala na kayong chance na makapunta ng Philippine Embassy, doon na lang sa OWA sa Pilipinas at DMW. Kasi yung mga agency, sa DMW kasi sila nag-re-renew ng mga license nila. So kapag may complain ang isang aplikante or isang OFW, hindi yan ipaprocess yung license nila ng DMW. So mahohold at mapipending din yung mga aplikante nila. So, sa madaling salita, ma-i-stop ng saglit yung pagpapaalis nila ng mga aplikante nila. So, nagninegosyo yan sila, kaya malulugi sila. So, ganun ang dapat yung gawin kabayan. Huwag kayong matakot, basta magsabi lang kayo ng totoo. Mag-complain kayo sa OWA or sa DMW. So, yun lang ang aking explanation at aking advice, suggestion sa comment mo kabayan. Maraming salamat sa suporta at sa pag-comment mo. So next, proceed ako kay Ma'am Emily. So bago ko pala sagutin yan, mayroon palang follow-up question dito si Sir Rusty. So i-proceed ko muna sa follow-up question mo, Sir. Yung follow-up question mo is, hello ma'am, paano po yung pinagawa nila ako ng litter para hindi ko na daw habulin yung sahod ko sa dati kong amo po? So,
So kung halimbawa sinabihan ka ng agency na gumawa ka ng letter or salaysay na para hindi mo nahabulin yung sahod mo, kung gumawa ka na nagsabi ka doon na hindi ka na maghahabol ng sahod, so wala ka na talagang makukuha na sahod kabayan kasi pumayag ka. Dapat hindi ka pumayag na pagawain ka nila ng salaysay or letter na papayag ka na hindi ka na maghabol sa sahod mo. Dapat pinanindigan mo kabayan kasi pinaghirapan mo yun. Kailangan ibigay talaga nila yung sahod mo. Kasi kung pumayag ka na hindi ka na maghabol sa sahod mo, so wala ka ng chance na makatanggap ng sahod mo kabayan. So sayang yung pinaghirapan mo na hindi mo na makukuha. Kumbaga, pera na nga, naging bato pa. So yun yung kasabihan kabayan. Kasi pumayag ka, nasa sayo yun kabayan. Karapatan mo yun na kunin yung sahod mo kasi pinaghirapan mo yun sa araw-araw kabayan. Kailangan, pag sinabihan ka ng gumawa ka ng letter, sabihin mo, ma'am, di po ako papayag na gagawa ko ng letter kasi totoo naman na hindi nila binigay yung sahod ko. So dapat kukunin ko yun kasi karapatan ko, sahod ko po yun. Ginanon mo sana, dapat hindi ka pumayag na gumawa ng letter para sabihin na hindi ka na maghabol. So kung gumawa ka ng letter na sinabi mo na hindi ka na maghabol, so wala na tayong magagawa dyan kabayan kasi ikaw mismo pumayag ka na. So yun lang yung explanation ko sa comment mo kabayan, sa follow-up question mo. So maraming salamat sa'yo kabayan. So proceed na talaga ako kay Emily. Shout out sa'yo kabayan. At sabi kasi siya sa previous ko na video nung nasa Qatar ako. Tapos caregiver, tapos pagdating dyan sa bansa ng Qatar, DH pala. So wala talaga pag-asa basta dyan banda. So marami kasi mga employer din kabayan na hindi magsasabi ng totoo. So depende na lang talaga yon sa amo kabayan. So hindi naman lahat ng amo ay hindi nagsasabi ng totoo pero karamihan. So ang kasabihan nga, pag mag-abroad tayo, paswertihan lang talaga sa amo. So kasi kung caregiver ka, tapos hinire ka nila, dapat caregiver talaga yung gampanan mo dun sa bahay nila. Pero may mga ibang amo na gagawin ka nilang kasambahay all around. Kahit yung ina-applyan mo is caregiver. Pagdating sa agency, ang ina-applyan mo caregiver. Tapos pagdating mo sa bahay ng employer mo, DH ka pala all around. So, hindi talaga minsan natin masasabi kung ano yung madadatnan natin sa bahay ng amo natin. Pero hindi naman lahat ng employer ay hindi nagsasabi ng totoo gaya na nasabi ko kanina. May mga employer din talaga na pag caregiver yung in-applyan mo, caregiver ka talaga pagdating sa bahay nila kasi may mga ano sila, may mga magulang sila na matatanda na need ng alagaan. So kaya sila kumukuha ng caregiver. Pero karamihan talaga ay hindi talaga yan nagsasabi ng totoo. So yun yung explanation ko sa tanong mo kabayan. So proceed na ako kay Mirasol. Shout out sa iyo kabayan. Ito yung comment mo. Hi Ate Jackie, tanong ko lang po kung maganda po ba kung puro Pinay ang kasama mo sa bahay. Sana mapansin. Sana mapansin nyo. So, based lang sa aking experience kabayan, mas maganda kung ikaw lang mag-isa sa bahay ng employer mo. Bakit? Wala ka ng pakikisamahan na kasamahan. Ang employer mo lang ang pakikisamahan mo at ang mga anak ng employer mo. Yun lang yung pakikisamahan mo. Pagdating mo sa kwarto, wala ka ng pakikisamahan na mga kasamahan kasi sa mga kasamahan na Pinay, iba-iba din talaga ang ugali. May mga sip-sip, may maingay. Kaya mas maganda kabayan kung ikaw lang mag-isa kasi wala kang maging problema. Pagka out mo na sa trabaho mo, pwede ka nang matulog ka agad, umupo ka agad. Pero pag may kasama ka sa bahay ng employer mo, marami kang pakikisamahan. Bukod sa employer, bukod sa anak ng employer, makikisama ka pa sa kasama mo. So hindi rin pwede na magtiwala ka din agad-agad sa mga kasama mo kabayan kasi kahit Pinay yan kabayan, maraming mga Pinay
maraming mga OFW land-based na kapwa Pinay or kapwa Pinoy ang nagpapahamak. So, kailangan kapag mga ibang bansa ka, magtiwala ka lang din sa sarili mo. So, ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, ang mas maganda talaga kung ikaw lang mag-isa. Mas maganda kung wala kang kasama sa bahay ng amo mo. Ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, meron din naman na may mga kasama yung ibang mga OFW na may mga kasama sila na Pinay na nagkakaintindihan sila. Kumbaga wala silang naging problema sa na magkasama sila sa isang employer. Pero madalang lang yung kabayan, ang karamihan, pag may kasama ka, mamang problema ka talaga kasi yung kasama mo, iba din yung ugali, so pakikisamahan mo yun. At hindi natin malaman kung sip-sip, nagsisip-sip ba siya sa amo. Sinasabi niya sa amo yung mga ginagawa mo ng palihim. So hindi natin alam, kabayan, ang isip ng kasamahan natin kahit Pinay pa yan. Mas maganda talaga kung ikaw lang mag-isa. Wala kang pakikisamahan na kasamahan mo. Kahit Pinay pa yan, kabayan, iba-iba ang ugali. Lalo na pagdating dito sa ibang bansa, hindi mo na talaga mapagkatiwalaan yung kapwa natin kababayan na Pinay. Dahil yun din ang pagpapahamak sa atin. Karamihan yun, kabayan. Ang dami ko nang na-experience din. Kasi narating na ako ng Kuwait, Qatar, Bahrain, at dito sa Saudi Arabia. So marami na rin akong bansa na napuntahan, kabayan, at naka-experience na din ako na may kasama ako na ibang lahi, may kasama akong Pinay. Iba-iba na rin yung na-experience ko, kabayan. Ang may advice ko lang sa'yo or may isa-suggest ko sa'yo, mas maganda talaga, kabayan, kung wala kang kasama sa bahay ng employer mo. Kahit marami kang trabaho, kabayan, wala kang iisipin na may kasama ka na magsusumbong sa employer mo. Kahit nagtatrabaho ka, gagawan ka ng kwento, ganun. Wala kang isipin na ganun, kabayan. Kumbaga, kampante ka na ikaw lang mag-isa sa bahay ng amo mo. Pag-concentrate ka sa trabaho, yung isipin mo, yung sarili mo lang, pagka-out mo na sa trabaho, makapagpahinga ka kaagad. Yun ang mga advantage at saka disadvantage, kabayan, kapag may kasamang Pinay at saka walang kasamang Pinay. Mayroon din namang mga Pinay na mga kasambahay na kakaintindihan sila pero hindi lahat, kabayan. So, paulit-ulit na ako, kabayan, sa kaka-explain. So, yun lang yung mga sagot ko sa tanong nyo. Kami ang mga nag-comment sa aking previous na video kaya pinagsama-sama ko na lang na sagutin. Well, busy din tayo minsan sa ating trabaho. Kaya ang ginawa ko, pinagsama-sama ko na lang yung mga comment nyo. Isunulat ko siya dito sa notebook. So, marami yan, no? Mga comment yan. Halos naman lahat ng comment na nakasulat dito sa notebook ay nasagot ko na. Yun lang, kabayan, ang suggestion ko at advice ko sa comment mo. So, maraming salamat sa inyong pag-comment, sa inyong pagsuporta sa aking munting tahanan. So kung nagustuhan nyo ang ganitong topic, paki-press ang like. Mag-comment lang kayo below kung may tanong kayo about this topic. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Thank you for watching and God bless.